At din yun naman, bago pa lang naman tayo naglalakad. Kuya, pagbigyan naman natin si Babe. Babe ka dyan. Ano ako, baboy? Babe naman, ikaw talaga. Guys, may comfort room ba dito? Ang gana pina. Tanga ka ba? Oh. Saka nakakita ng mountain na may comfort room? Kasi nahina ako. Ay, nako. Tara na, maghahanap tayo para matigil na pag-inas mo. Mukhang napapagal na kayo mga binibini. Mainam muna kung makisaya kayo sa amin. Bakit po nila buhat-buhat yun? Saka bakit po nakatatong mukha niya? Yan ang tinatawag namin binukot. Ha? Ano po yung binukot? Kung binukot ang pag-uusapan, mas mainam kung kay Tandang Helmina na lang kayo lumapit. Saan po kaya namin siya makikita? Siya ang pinakamatanda dito sa amin. Kaya madali niyo siya matutukoy. Sige po, marami pong salamat. Kayo po ba si Tandang Helmina? Ako nga yung mga binibin. May tutulong ba ako sa inyo? Sabi po kasi ng mga kasama niyo, kayo daw po makakapagsagot ko. Ano isang binukot? Nako, mga Pilipini. Mahaba-habang kwentuhan ang kailangan natin. Sigurado ba kayong kailangan niyo marinigin? Opo, masaya nga po yun eh. Matalik kayo sa sasabihin ko ha. Ang mga binukot ay mga babae na karaniwang pinipili mula sa angkan ng mga dato o ng isang tribo kung saan sila ang pinakamaganda. Karaniwan ding mga babae o prinsesa ang mga binukot. Ang pagiging binukot ng isang babae ay nagbibigay ng karangalan at tanyag sa kanyang pamilya. Sapagkat hindi lahat ng tao sa isang tribo ay kayang bigyan ng mga katulong ang kanilang anak mula pagkabata hanggang sa paglaki nito. Kaya naman sinasabing karaniwan silang nanggagaling sa elite o maharlikang pamilya. Nagpapatawag ang lupo ng pagpupulong mamayang gabi kasama ka. Maari kayang ito'y tungkol na sa ganap na pagpili? Yun nga rin ang nasa isip ko. Maayong gabi, mahal na dato. At sa iyo ang inaraba. Ano ang layunin ng pulong na ito, mga Ginoo? Dumating na ang takdang panahon para sa muling pagpili ng ating binukot. Hindi nalingit sa ating kaalaman kung sino ang karapat-dapat na pamilyang pagmulan. Ipagpaumanhin niyo, mga Ginoo. Ngunit, anong inyong nais iparating? Alam naman natin na isa sa inyong mga anak ay hindi purong dugong maharlika. Magdandaan ka sa iyong panalita, Ginoo! Ang kamahal kong dato. Ngunit siya ay may katwiran din, mahal na dato. Nakasulat sa ating batas na purong maharlika lamang ang may karapatan na mapili bilang isang binukot. May katwiran sila, mahal kong dato. Higit sa lahat ay dapat tayo ang makakaalam ng batas na iyon. Pero... Bueno!
Nakatakda na kung sino ang susunod na binukot. At ito ang iyong pangalawang anak, si Amara. Ang isang binukot ay sinisimulang itago mula sa mata ng mga tao sa edad na 3 o 4 na taon hanggang sa araw ng kanyang kasal. Dahil pinaniniwalaang ang kanilang ganda ay dapat panatilihin at itago mula sa mata ng mga tao. Hindi sila hinahayaang gumawa ng kahit anong gawaing bahay. Hindi rin sila hinahayaang masikatan ng araw, kaya naman karaniwang silang nasa isang kwarto at nakaupo sa duyan. Dahil nais ng kanyang mga magulang na panatilihin ang kanyang maputi at makinis na kutis. Karaniwan silang nakasakay sa duyan tuwing lalabas sila ng kanilang banwa at may taklob sila sa ulo. Hindi rin sila hinahayaang maglakad at lumapat ang mga paa sa lupa dahil isa iyon sa sumisimbolo ng kanilang pagiging malinis o purity. Tanging miyembro lamang ng kanyang pamilya ang maaaring makakita sa kanya, gayon din ang mga alipin niyang babae o apid. Mayroon din siyang alipin na tagasuklay ng kanyang mahaba at itim na buhok. Lumalabas lamang ang isang binukot tuwing malapit na ang panahon ng pagtatanim at siya ay nagsasayaw sa salaw na tugtugin sa ilalim ng liwanag ng buwan para magkaroon ng isang masaganang ani ang kanilang tribo. Bukod dito, nakalalabas din siya tuwing may kasiyahan o may kasal sa kanilang tribo, kung saan pinamamalas niya ang kanyang husay sa pagsayaw at pag-awit ng napakahabang epiko na nagsasalaysay ng kasaysayan ng kanilang mga ninuno na inaabot ng 136 na oras. Kadalasan na may mga 2 buwan dahil na rin sa palagyan silang nasa loob lamang ng isang silid. Kapag sumapit na ang binukot ng 16 na taon, ay saka magkakaroon ng paligsahan sa kung sino ang karapat-dapat na maging asawa niya. Mahal na Datu, naririto si Ginoong kila dapat at nais ka niyang makausap. Patuloyin mo sila. Maaari na kayong tumuloy. Magandang umaga, mahal Datu. Tumayo ka, Ginoo. Anong iyong pakay? Narito ako upang ipahayag ang aking pagsinta sa iyong anak na binukot. Anong angkan ng iyong pinagmulat? Ako si Giladapan, galing sa angkan ni Pinunong Kilagarin. Paano mo mapapadunayan ang iyong pagsinta sa aking anak na binukot? Pasok ang mga handog! Kung sino man ang may pinakamalaking handog, ang siyang idedeklarang karapat-dapat na mapangasawa ng binukot. Sadyang marangyang yung pinagmulang angkan. Bueno, sapat na ang aking mga nakita. Ganda naman po pala ng kwento ng isang binukot para po siyang prinsesa. Nagkatuluyan naman po sila ni Kiladapan, hindi ba? Masyado pang maaga mga binibini. Hindi pa tapos ang aking kwento. Lingid sa kalaman ng lahat, ang kanyang kapatid na si Aliwa ay matagal nang may lihim na pagtingin kay Kiladapan.
Ano po ba ang inyong pakay sa akin? Na isa nakitang handugan ng isang kasunduan. Anong kasunduan po iyon? Simple lang. Lasunin mo ang kapatid ko. Ang binukot po? Oo. Ngunit, handa akong ibigay sa iyo ang lahat-lahat. Magi ang kalayaan at ang pintong iyong inaasam. Sundin mo lang ang aking kagustuhan. Ngunit, maaari po bang malaman ang inyong kaliyan? Sabihin na nating, kagaya ng ibang tao, gagawin natin ang lahat para sa pag-ibig. Kagaya mo, gagawin mo ang lahat ng ito para sa pagmamahal. Pagmamahal sa iyong sarili, hindi ba? Sinang-ayunan kong kagustuhan nilang hindi ako maging binukot. Kahit na ako naman ang karapat-dapat. Pero ang angkinin nila, ang taong aking minamahal. Hindi ko ito mapapalampas. Patawarin sana ako ng mga nasa itaas. Pero kailangan mo nang mawala, Amara. Ito na ang kapalit ng aking kalayaan. Tapos na ba? Oo, tapos na. Kanina ka pa ba nandyan? Kakadating ko lang. Sige, dalhin na natin sa mahal na binuto. Narito na po ang inyong pagkain, mahal na binuto. Mukhang masarap ang ating hapunan ngayon, ah. Tikman na natin. Ito, oh. Aba, nagluto pa pala sila ng paborito kong panghimagas. Masarap nga. Halika, tikman mo. Kiladapan! Ano nangyari sa'yo, Kiladapan? Tulong! Kiladapan! Ano nangyari sa'yo? Binibini! Sandali. Anong kailangan mo? Si... Ilisan mo! Huwag mo ang sayangin ang oras ko. Ibabalita ko lang po na pumanaw na si Ginoong Kiladapan. Sino? Si Ginoong Kiladapan po, pumanaw na. Nagsasabi ka ba ang totoo? Opo. Eh, paano si Amara? Umiiyak po at inululuksa ang pagkamatay ni Ginoong Kiladapan. Gandang umaga, mahal na dati. Kasama namin ngayon ang makapagtuturo sa tunay na salarin sa pagkamatay ni Ginoong Kiladapan. Ngayon, alipin, ituro mo kung sino ang tunay na may gagawa ng pangyayaring ito. Siya po ang nag-utos sa akin. Ako, hindi ako! Alipin, may mga pruweba ka ba sa mga pinaparatang mo? Aminin niyo na po, mahal na binibini. Tamaan man ako ng kidlat. Nagsasabi ako ng katotohanan. Sinungaling siya! Hindi ako! Totoo ba ang sinasabi niya? Ama, hindi ako! Hindi po. Ang sinasabi ng alipin na yon? Hindi po! Nagsasabi po kung totoo! Totoo ba ang sinasabi ng alipin na yon? Ama, nagkamali ako! Mga kawaldakpin ng babaeng ito! Pero hindi siya ang papatayin ko! Siya dapat ang mamamatay at hindi ang mahal ko! Ama, patawarin mo ko! Anak mo pa rin ako, Ama! Dakpin ang babaeng yan! Ama! Ama! Anong dato? Sigurado ka ba dito yung daan? Oo naman, ito yung daan pamutang labasan. Guys, ayan sila, oh! Uy! Ala! Saan kayo galing? Ano ba yan? Hindi galing, ha? Wala kasi kami. Hindi lang kami nakabalik. Sino nag-hatid sa inyo?
Magandang umaga mga iho, mga iha. Magandang umaga po. Umaga po. Kaya nagatid sa akin. Si Manong Gato po. Magandang umaga. Kaya Manong Gato, maraming maraming salamat po sa paghahatid sa amin, sa mga kwento po na na-experience namin. Maraming maraming salamat po, Manong Gato. Walang anuman yung iha. Sana makabalik kayo sa aming lugar. Mag-iingat kayo. Maraming salamat po. Mauna na ako. Salamat po sa paghatid sa sige. Ingat kayo. Okay kayo. Oh, ano nangyari sa inyo? Nice. Tayo. Kaya kakauwi na sa wakas.